Sa magandang umaga po sa ating lahat. Usap po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Ecclesiastes. We'll be looking at only one verse this morning, and that's in chapter 7, verse 14. Ecclesiastes, chapter 7, verse 14. Masaya ko po sa ang bagong ng Biblia. Sa araw ng kasaganaan, ay magalak ka. At sa araw ng kahirapan, ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa, pati ang isa pa, upang malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Para po ng Panginoon ang salita niya ito. Ano nga ba ang dahilan kung bakit si Satanas ay sadyang napakapanganib? What makes Satan so dangerous? Ako pa naniniwala that it is the fact that he knows the truth better than we do. Kaya mapanganib si Satanas sa lahat ng ating mga kaaway dahil siya ay nakakaalam ng katotohanan higit sa pagkaalam natin sa katotohanan. Huwag niyo pong pagkamalian na si Satanas ayaw sa katotohanan. Ang totoo, alam niya ang katotohanan. At kaya siya mas epektibo pagdating sa pagbaluktot ng katotohanan dahil alam niya ito. Dahil hindi lingid sa kanya ito. Pinatunayan niya sa Garden of Eden. Tinukso niya si Adan at si Eva by telling them the truth but not the whole truth. Kung maaalala niyo yung sa Genesis chapter 3, sinabi ni Satanas na nakanyong serpente kay Adan at kay Eva na pag kinain nila ang pinagbabawal na bunga, mabubuksan ang kanilang mga mata at magiging katulad sila ng Diyos na malalaman kung ano ang masama at mabuti. Sinabi niya ang totoo, pero hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Ang sinabi niya lang, kalahati ng katotohanan. Hindi niya sinabi kay Adan at kay Eva na totoo ang gusto ng Diyos na malaman nila kung ano ang mabuti at masama, pero gusto ng Diyos ito na gawin nila sa paraan ng pagsunod. Alam niyo ang ginawa ni Satanas dahil binaluktot niya ang katotohanan, nagawa ngang malaman ni Adan at ni Eva kung anong mabuti at masama, pero sa paraan ng pagre-rebelde sa kalooban ng Diyos. It is only when they were punished by God, saka lang nila na-realize na ang mabuti ay hindi ibig sabihin ang kawalan ng kasamaan, kundi ang pagtatagumpay ng mabuti laban sa masama. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, si Satan ay patuloy na nagsasabi ng mga kalahating katotohanan lang sa maraming tao. At maraming tao, maging mga Kristiyano, hanggang sa ngayon, naloloko pa rin yan. Ang mga komplikasyon na pinagdaraanan natin sa mundong ito ay resulta ng ating kawalan ng pagkagusto or unwillingness na tanggapin ang katotohanan na hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng attempt ng tao to assume control always ends up with the struggle against God's sovereignty. Ulitin ko po yun. Ang lahat ng ginagawa nating paraan para piliting kontrolin ang lahat ng bagay, karanasan man natin ito, karanasan na ibang tao, o anong nangyari sa paligid natin, anong nagiging resulta? Lagi nating nilalabanan ang katotohanan na ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Tinatanggi ng tao na ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. So they came up with the theory of evolution. Tinatanggi ng tao o inaayawan ng tao ang otoridad ng Diyos sa buhay. So they introduced abortion. Ayaw ng tao, tinatanggihan ng tao ang disenyo ng Diyos pagdating sa kaugnayan sa kanyang kapwa-tao. So they introduced or invented homosexuality and same-sex marriage.
unless we admit that we are limited, we will not acknowledge the sovereignty of God. Hanggat hindi natin tatanggapin ang katotohanan na hindi natin kayang panghawakan at kontrolin ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin at sa mundong ito, hindi natin kikilalanin na ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat. At hanggat hindi natin ginagawang magpasako sa katotohanan na ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay nakapangyayari sa lahat, our loyalty will remain to ourselves. To this dilemma, our text offers the solution. Dalawang bagay. Una, our limitation denotes God's sovereignty. Ang ating kawalan ng control sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin at maging sa ating paligid at sa buhay ng ibang tao ay nagpapatingkad sa katotohanan na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Pangalawa, God's sovereignty demands our loyalty. Kung ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat ng bagay, siya ang may control sa lahat ng bagay, dapat lamang na sa Kanya tayo maging tapat. Tingnan po natin yung unang bagay. Ang gusto kong pag-aralan natin. Our limitation denotes God's sovereignty. Alam niyo po yung sumulat ng aklat na ito na Ecclesiastes, nagpakilala ng kanyang sarili bilang mangangaral, the preacher, Kohelet. Yan ay nakikita niyo sa unang talata, chapter 1, verse 1. At alam niyo, bilang mangangaral, meron siyang audience. Meron nakikinig sa kanya. At sa panahon natin yan, may bumabasa sa kanyang isinulat. At ang gusto niyang gawin ay ganito, gusto niyang ituro sa atin kung paano magkaroon ng karunungan. Kung paano maging marunong sa mundong ito. At paano niya ginawa yun? Hinahamon niya ang mga tao ng Diyos na mag-reflect, mag-isip ng mabuti, pag-aralan ang mga bagay na totoong nangyayari sa mundong ito. Hindi niya tayo china-challenge, hindi niya tayo na-encourage na magpatuloy dahil nangangako siya ng mga bagay na wala sa mundong ito or out of this world. Ang mangangaral ay nanghihikayat sa atin na mabuhay ng matalino sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-alam, pag-aaral ng kung ano yung totoo sa mundong ito. Alam niyo po, ang kanyang striking realism considers the anomalies of life brought about by life. Pag pinag-aralan niya Ecclesiastes, inaamin ng mangangaral na talagang ang mundong ito ay maraming problema, maraming irregularities, maraming abnormalities, maraming anomaly. At kinikilala niya na ang puno at dulo ng mga bagay na ito ay dahil sa ating kasalanan. Pero gusto niyang ituro sa mga nakikinig sa kanya na pag alam mo ang katotohanan na ang mga problema sa mundo ay hindi dahil sa epekto ng pagnipis ng atmosphere o ng ozone layer o ng pag-init ng mundo, ang nangyayari talaga sa mundo natin at ang irregularity na meron dito ay dahil sa kasalanan, may intindihan mo kung bakit ang mundo at ang mabuhay sa mundong ito is not only confusing but also frustrating. Diba? Ganyan yung approach ng mga ngaral. Tinitingnan niya ang mga bagay na totoong nangyayari sa mundo natin. Kasi doon lang natin makikita ang tama nating dapat gawin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Life on earth is not what it should be. Alam niya na ang mundo sa buhay na ito ay hindi dapat talaga ganyan. Pero dahil sa pagpasok ng kasalanan, nasira ang lahat. Pero ang mga tao ng Diyos dapat mabuhay ng lagpas pa sa mga problema na inaalok ng mundong ito. Tingnan niyo sa verse 14, ang pag-aaralan natin sa unang bahagi. Sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa, pati ang isa pa. Ito po yung isa sa bagay na totoo sa mundong ito. Dapat tanggapin natin lahat. Ano yung totoo na yun? Na habang tayo nasa mundo,
dadanas tayo ng hindi lang mabuti. Dadanas din tayo ng masama. Makita yung sinasabi ng mga ngaral, hindi lang puro mabuti, dadanas tayo ng masama. Kaya nga po yung mga nagtuturo na ang anak daw ng Diyos ay dapat dumanas lang ng kasaganaan, ng kalusugan, ng kayamanan habang nasa mundong ito, ay delusional. Walang pamumuhay sa katotohanan. Nangangarap ng gising. Dahil ang Biblia ay puno ng mga malinaw na turo na ang mga anak ng Diyos ay hindi lang dadanas ng mabuti. Dadanas siya ng masama. At ako po, handa akong sabihin ito sa inyo, na disenyo ng Diyos para sa kanyang mga anak dito sa mundo na dumanas ng mas maraming paghihirap kumpara sa mga hindi mananampalataya. Di lang yun. Gusto kong idagdag na ang mga anak ng Diyos ay dapat umasa. Ulitin ko ha. Umasa sa buhay na hindi madali sa mundong ito. Pero, hindi tayo katulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil tayo, habang dumadanas tayo ng maraming pagdurusa at paghihirap sa mundong ito, meron tayong pag-asa na nakaugat kay Kristo. At dahil ang pag-asa natin na nakaugat kay Kristo, kaya nating mabuhay ng may pagtitiis at pagtsatsaga sa mundong ito. Yan ang kaibahan natin sa mga totoong Kristiyano kaysa sa mga hindi. Dahil para sa kanila, ang pag-asa nila ay sa mundo lang ito. Pag nawala yung kanilang inaasahan, wala na silang pag-asa. Pero ang isang Kristiyano, ang kanyang pag-asa ay na kay Kristo, nandun sa kaharian ng Diyos, nandun sa kanyang kalangitan, iniingatan para sa kanyang muling pagbabalik. So, ang kondisyon ng mundong ito, hindi pinag-uusapan, hindi pinagdidibatihan. Dahil alam ng lahat ng tao yan, Kristiyano man o hindi. Ang dapat nating malaman at ang dapat maintindihan ay kung paano tayo tutugon sa mga totoong nangyayari sa buhay. Yan. Yan ang mga totoong Kristiyano. Alam mo kung ano yung nangyayari, alam mo kung ano yung realidad, ngayon ang tanong pa paano ka magre-responde sa kung ano yung totoo at nangyayari sa mundong ito. Yan yung gusto niyang ituro sa atin sa verse 14. The preacher wants to make two principles clear to us from this verse. Number one, our experiences on earth prove that we are limited. Lahat ng karanasan na pinagdadaanan natin dito sa mundo, nagpapatunay na hindi natin kayang gawin lahat. We are limited. At kailangan nating tanggapin yan, na may mga bagay dito sa mundo na hindi natin kayang kontrolin. Nagpaplano tayo at isinasakatuparan natin yung ating mga plano nang alam natin na mabuti. Pero minsan, o madalas, yung totoong nangyayari, kabaliktaran ng ating pinagandahan at pinagplanuhan. Di ba totoo yan? Paplano tayo, naghahanda tayo, pero yung nangyayari, kabaliktaran ng ating pinagandahan. For instance, kaya bigyan ko kayo ng example. Naghahanda tayo para sa earthquake. Naghahanda tayo para sa calamity. Naghahanda tayo para sa sunog. Pero, dapat alam natin na may mga bagay na kahit tayo handa, hindi natin maiiwasan. Kaya ako naniniwala, preparedness should include the fact that we would still make mistakes and the sad thing, people would still die. Yun ang pagiging handa sa mundong ito. Hindi tayo naghahanda dahil alam natin pag naghanda tayo, walang mapipinsala, walang mamamatay, walang masasaktan. Naghahanda tayo dahil alam natin na kung mangyari man yung mga bagay na hindi natin inaasahan, dapat alam natin kung paano tayo magre-responde. Yan ang ibig sabihin ng pagiging handa. Kung ano yung dapat natin gawin pag may nangyari na hindi natin inaasahan. Pangalawang prinsipyo, our limitations highlight that God is in control. Diba? Dapat makita natin yan. Dahil may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin,
Dahil may mga bagay na nangyayari kahit na hindi naman natin gusto, ang pinaghahandaan natin sana ay kabaliktaran nito, pero nangyayari pa rin, pinapatingkad niyan yung katotohanan na ang Diyos lang ang may control sa lahat ng bagay at hindi tayo. The preacher actually is not a killjoy. Itong mga ngaral na to, hindi siya killjoy. Bakit ka mo? Sinabi niya, sa panahon ng kasaganaan, magala ka. Tama naman. Pagka magandang nangyayari sa buhay mo, celebrate! Diba? Mag-celebrate ka! Killjoy yung saya-saya ng okasyon, pero ang lungkot-lungkot ng mukha at gustong mag... So, umiyak sa panahon ng celebration. Yan ang killjoy. Pero preacher, hindi. Alam niya na sa panahon na maganda ang nangyayari, dapat magdiwang, dapat magala. Pero, ang preacher, makatotohanan. Dahil sinabi niya rin sa atin, na pag may mga bagay na hindi inaasahang mangyari, anong dapat gawin? Mag-reflect. Ang sabi niya dito sa verse 14, sa araw ng kasaganaan, magala ka. Sa araw ng kahirapan, magsaalang-alang ka. Mag-reflect ka. Mag-isip kang mabuti. Totoo na mabuti at masamang bagay nangyayari sa mga anak ng Diyos, pero dapat ma-recognize natin na ang Diyos ay hindi katulad natin ng mga tao. Tayo, pagka nandiyan na yung problema at trahedya, nawawalan na tayo ng kontrol. Lalo na pag nagpanik. Diba? Tanong kayo ng mga pelikula. Kailan lang pinanood yung ano eh, yung San Andreas. Tanong nyo yun? Lumindol. Kahit handa ang maraming mga tao, nung nagsimula na silang magpanik, maraming taong namatay. At yun ay totoo nangyayari sa buhay. Na-obserbahan natin yan sa maraming pagkakataon. Maraming maging tayo mismo. Ganyan ang nangyayari. Pero ang Diyos natin, hindi ganyan. Our God is totally in control whether the times are good or bad. He does not panic. And He does not make more mistakes when it is really a time to avoid all of them. Yan ang ibig sabihin ng pagiging kontrolado. Ang Diyos lang ang nakakagawa niyan. Siya lang ang nakakagawa ng lahat ng tama kahit sa panahon na ang mga tao nagpapanik na at nagkakandarapan. Ito mga principles na ito paano natin na-apply sa ating sariling buhay. I would suggest two things. Number one, if we are limited and God is in control, then we must trust Him and not ourselves. Diba? Kung ang Diyos ang nasa, may control sa lahat ng bagay, Siya ang pagtiwalaan. At upang pagtiwalaan ng sarili mo. Pansinin niyo po, ang payo ng mga ngaral sa atin. Pagka panahon ng kasaganaan, magala ka. Pag panahon na pangit ang nangyayari, mag-reflect ka. Bakit niya ba ganun? Ba't ganun ang sinabi? Hindi sinabi ng mga ngaral, pag panahon ng kasaganaan, magala ka. Pag panahon ng kapighatian, malungkot ka, umiyak ka. Hindi yun ang sinabi niya. Sinabi niya, mag-reflect ka. Bakit kaya? Bakit kaya yun ang sinabi niya? Alam niyo kung bakit? It is because only during bad times, pag panahon na pangit ang nangyayari, sakalang tayo humihinto at nag-iisip. Tingnan niyo sa chapter 7 din, verse 2. Mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at ilalagak ito ng mga may buhay sa kanyang puso. Anong point ng sumulat ng Ecclesiastes? When death comes, that is the time that one really thinks about himself. Pag may nakita siyang nakahiga doon sa loob ng kabaong, sa kanya lang nare-realize, andali, mamamatay din pala ako. Saka siya nag-iisip. Sa kanya binabalanse ang mga ginagawa niya sa buhay. Sa kanya tinitimbang ang kanyang mga desisyon. Sa kanya sinusuri ang kanyang puso. Pero pagka busy, pagka maraming ginagawa, naalala niya ba yan? Hindi. Pag masaya ang mood, dapat mag-celebrate, naaalala mo ba yan? Hindi. Naaalala lang ng tao yan na siya'y mamamatay pag may namatay.
It is only when we consider actually, mga kapatid, carefully, that we realize na kung hindi natin kayang pigilan ang kamatayan, hindi rin natin kaya o wala rin sa ating kapangyarihan na proteksyonan ang ating sarili mula sa parusa ng Diyos. Pag-isipan niyo yan. Hindi natin kailangan pumunta sa bahay ng pagluluksa para lang pag-isipan yan dahil nakasulat din sa Biblia. Kung binabasa mo yung Biblia, mag-iisip ka ng mabuti at susuriin mo yung sarili. Kung hindi ko kayang pigilan ang kamatayan ko, hindi ko rin kayang proteksyonan ang sarili ko mula sa poot ng Diyos. Wala akong kapangyarihan gawin yan. At pag na-realize mo yan, saka mo lang maiisip, it is only by trusting God that we prepare for a life that is beyond the earth. Pag nagtiwala tayo sa Diyos, saka lang natin maiisip na tayo ay maaaring maghanda para sa isang buhay sa ibabaw ng langit. God has already, ang totoo niya, God has already given us advice kung paano tayo maghahanda. Saan makikita sa Biblia? Nakasulat dito ang paraan para tayo maghanda. Para sa mga hindi pa Kristiyano, makinig kayo. Inuutos ng Diyos na ikaw ay magsisi. Inuutos ng Diyos na ikaw ay lumapit kay Kristo. Ito ang paghahanda ng isang makasalanan para sa buhay na walang hanggan. O para sa mga Kristiyano, ang utos ng Diyos, ang payo ng Diyos, sundin mo ang kanyang kalooban. Ito ang tanging paraan para mapatunayan mo sa mga tao sa mundong ito na nakakasalamuha mo na handa ka na nga para sa buhay na walang hanggan. Kung sumusunod ka. Pangalawang application, if we are limited and God is in control, then we must fear Him. Kung ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay at hindi tayo, dahil hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay, dapat tayong matakot sa Kanya. Ito nga yung katungkulan ng tao, di ba? Dito rin sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Anong sabi niya? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit ka nasa mundo? Matanong mo na ba sa sarili mo yun? Bakit nga ba tayo nasa mundo? Produkto nga ba tayo ng mga pinagsama-sama mga organism at nabuo sa loob ng mahabang-mahabang panahon ay tinuturo sa mga school na yun o evolution? I don't think so. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng katungkulan kung hindi siya lumikha sa atin. At anong sabi niya? Matakot ka sa Kanya. Ito yung uri ng pagkatakot na hindi pumaparalisa. Ito yung pagkatakot na tumuturo sa tao, nagtuturo sa tao para kumilos. It is not the fear that paralyzes, but it is the fear that mobilizes. Ano yung mobilization na ginagawa ng fear? Na magtiwala sa Diyos at sumunod sa lahat ng kanyang kalooban. Ito yung pagkatakot na bunga ng karunungan. Dahil alam mo na ang Diyos, ang Diyos na makapangyarihan at lumikha sa lahat ng bagay, dapat kang sumunod sa Kanya. Dapat kang matakot sa Kanya. Tanungin mo yung sarili, kilala mo ba yung totoong Diyos? Kung kilala mo yung totoong Diyos, natatakot ka ba sa Kanya? Sumusunod ka ba sa Kanya? Nagpapasakot ka ba sa Kanya? Para mo major point, God's sovereignty demands our loyalty. Kung totoo na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay, dapat dito sa Diyos na tayo maging tapat. Bagamat totoo na para sa mga ngaral, kinukonsider niya ang abnormalities ng buhay na ito dahil sa kasalanan, ang kanyang pananaw ay nakaugat hindi sa mga bagay na nasa ilalim ng araw. Siya ay nagtitiwala sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay na nasa ibabaw ng langit. Pinag-aralan niyo yung Ecclesiastes, binabanggit yung under the sun, under heaven. Kinasabi lang sa atin ng mga ngaran, wala sa mundong ito ang dapat nating pagtiwalaan.
kundi yung kung sino yung nasa labas ng mundong ito. Siya na nasa ibabaw ng mundo na siya. Siya na may control sa lahat ng bagay sa mundong ito. This is the reason kung bakit kailangan nating tanggihan yung sinasabi ng marami that Ecclesiastes is a book about pessimism. Puro negative, puro pagiging skeptical. Itong Ecclesiastes na ito ay book about cynicism. We must reject that. Alam niyo kung bakit? If the preacher's understanding of things happening on earth ay hindi balanse sa katotohanan ng Diyos ang may control sa lahat ng bagay, then you can say that he is a pessimist. Pero hindi negatibo ang tingin ng mga ngaral sa lahat ng nangyayari sa mundong ito. Bakit kamo? Sapagkat naniniwala siya na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Walang aksidente sa mundo. Ang lahat ng nangyayari sa mundo, pinaintulutan ng Diyos. Dahil siya may control sa lahat ng bagay. Diba sinabi niya, no? Yung conclusion niya, fear God and keep His commandments. That is the best solution para sa mga problemang nakikita natin sa mundong ito. Alam niyo, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang kasalanan, sobrang tindi ng kanyang damage na ginawa, hindi lang sa tao, kundi maging sa mundo, na nagre-rebelde tayo sa Diyos imbis na sumusunod tayo sa Kanya. When man rebelled and went out of control, itong maganda, God remained to be in control. Nung nagkasala si Adan, at hindi nila na dapat gawin, ginagawa pa nila, out of control na sila, God remained to be in control. Nanatili ang Diyos na kontrolado ang lahat ng bagay. Isang patunay. Mula din mismo sa Genesis chapter 3, ipinakita niya sa atin na sinimulan niya na ang kanyang plano ng pagliligtas. At sa pamamagitan ng plano na ito, babalikta rin ng Diyos lahat ng epekto ng kasalanan. At ibabalik niya ang mundo sa kung paano niya ito idinisenyo. Walang kasalanan. Kailan nagsimula ang plano ng pagliligtas? Hindi nang dumating si Kristo. Nagsimula ang plano ng pagliligtas ng Diyos doon mismo sa panahon na ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ipinangako niya, darating ang tagapagligtas. At ang pagliligtas ng Diyos may epekto sa mundo. Babaguhin niya ang mundo at aalisin niya ang kasalanan. Now tell me, isn't that what we call control? Ang Diyos ang may control. Dahil kung walang control ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa mundo, lahat ng fiction, totoo, that the world will be destroyed by nuclear weapons and so on and so forth, that aliens will come and destroy the earth, humongous asteroids will damage the earth permanently. Mga ganyan, mga science fiction, nagpapatunay lang yan na hindi nila kinikilala na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa mundong ito. Babaguhin! Bakit ka mo ipamamana para sa kanyang mga anak? Anak ka na ba ng Diyos? Baka hindi ka kasama dun sa magmamana ng bagong dami, bagong lupa. Pero itong tamang pananaw na ito patungkol sa katotohanan na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay, dapat magturo sa atin na maging tapat sa Kanya. Paano yun natin gagawin? Una, God is in control and not us. Therefore, we must be humble. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay at hindi tayo, dapat matuto tayong magpakumbaba. Humility is the right response when we know that we are not in control. Humility is the response when we know that we are not in control. It is sad. Dahil sa mundong ito, ang mga tao nagre-retaliate, nagre-rebelde, nagagalit pagka alam nila na wala na sa kanilang mga kamay ang control. Di ba totoo yan? Pag hindi ka na may control, galing ka na. Pag hindi ka na may control, nagre-rebelde ka na. Nagre-retaliate ka na. Dapat lagi nating isipin, mga kapatid, na ang control ay wala sa ating kamay. Pag inisip natin na tayo may control
nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin, sa pamilya natin, nagsisinungaling tayo sa sarili natin. Human responsibility cannot be separated from God's sovereignty. Alam niyo kung ano yung nangyayari sa buhay natin, yung nire-regulate natin, sabihin natin, well, pastor, naging successful ako kasi magaling ako sa management. Naging successful ako kasi graduate ako ng PhD sa ganitong mataas na uri ng paaralan. Graduate ako sa ibang bansa. Meron akong experience sa ibang bansa, kaya ako nag-succeed sa aking business sa mundong ito. Paalala ko lang sa iyo, kaibigan, nag-succeed ka sa anumang ginagawa mo sa mundong ito dahil pinaintulutan ng Diyos na mag-succeed ka. Huwag mong kalimutan yan. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka nagtatagumpay. It is God's purpose that succeeds and not yours. Tinan niyo yung verse 13 ng Ecclesiastes 7. Isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos. Sinong makakapagtuwid sa ginawa niyang baluktot? Ang point lang ng sumulat, kung ano yung dinisisyonan ng Diyos na mangyari, matutupad. Kahit anong gawin natin. Pangalawang application. If God is in control and not us, then we must submit. Kung ang Diyos ang nasa, may control sa lahat ng bagay at hindi tayo, dapat tayong sumunod. Dapat tayong magpasakop. One who is not humble cannot be submissive. One who is not willing to submit is not humble. Tama ba yan? Ang isang tao na hindi mapagpakumbaba ay hindi marunong magpasakop. At ang isang tao na ayaw magpasakop ay hindi marunong magpakumbaba. One must be true because of the other. Dapat totoo yung isa dahil totoo yung isa. At dapat dalawa ito nasa buhay ng isang totoo Kristiyano. Can one be submissive without being humble? Pwede ba na isang tao magpasakop kahit hindi siya nagpapakumbaba? Pwede. Ang tawag natin dyan, conceding. Ibig sabihin ng conceding. Acknowledging defeat, but with reluctance. Tinatanggap niyang talo siya, pero ayaw niya, merong paglaban sa kanyang puso. Pwede ba ang isang tao maniwalang siya'y mapagpakumbaba, pero ayaw niyang magpasakop? Pwede. Ang tawag natin dyan, conceited. Ano ibig sabihin ng conceited? Masyadong mataas ang kanyang opinion sa kanyang sarili. Ang alam niya, siya lang ang laging tama. Alam niya, laging siya lang ang nakakaalam ng dapat mangyari. Without regard for others. Walang pakialam sa iba. Alam niyo, both attitudes are rejected by the Bible. Both attitudes are in contradiction with the attitude of discipleship. Anong attitude ng discipleship sa Bible? Self-denial. Ibig sabihin ng self-denial, willful surrender of personal privilege for the sake of others. Karapatan mo para talaga sa'yo, pero kung alam mong makakatulong sa ibang tao, kahit karapatan mo, isusuko mo. Ang tawag doon, self-denial. Yun ang tinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples. Anything contrary to that is not from Jesus. It can be from the devil who's telling you half-truths at naniniwala ka sa sinasabi niya para ating katotohanan. Pangatlong application. If God is in control and not us, then we must be contented. Kung ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay at hindi tayo, dapat tayo makontento. Dapat tayo matutong maging masaya. What do people usually do to make sure that their enjoyment of present prosperity persists? Anong ginagawa ng mga tao para yung pinapakinabangan nilang kasagana magpatuloy? Tumukonsulta sa mga nagsasabi ng hinaharap. Di ba? Pababasa ng palan. Pababasa ng cards. Ng mga mamuhula. Anong mangyayari? Kailangan kong maganda. Alam niyo, I love how the NIV translated the last part of verse 14. Ganito yung sinabi sa NIV. Therefore, no one can discover anything about the future.
Kung ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay, ang lahat ng tao dapat masiyahan kung ano yung pinahintulutan ng Diyos na mangyayari sa kanyang buhay. Makontento kung ano yung binigay sa atin ng Diyos dahil mas alam niya kung ano yung mabuti kaysa sa atin. Hindi ba fatalism yan, Pastor? Kasi fatalism teaches that since all events are predetermined by fate, therefore unalterable. Hindi. Hindi fatalism yan. Fatalism is not the same as realism. Realism is rooted on the belief that God's purposes are good, and whatever happens to us, good or bad, will contribute to the accomplishment of God's good intentions. Yun ang realism. Yun ang pagiging totoo sa mundong ito. Na ang Diyos ay mabuti at ang lahat ng pinapahintulutan niya sa buhay mo, kapatid, kaibigan, pangit man o maganda, ay para sa kanyang mabuting intensyon. Yan ang pagiging totoo sa ilalim ng araw. Yan ang pagiging totoo sa mundong ito. Fatalism believes that since man is powerless to change his destiny, therefore man is a victim. Yan ang fatalism. Tatanggapin ko na lang kung ano yung nangyayari sa akin at magmumukmuk na lang ako sa isang tabi. Yan ang tinuturo sa atin ng maraming pinapanood nating soap opera sa TV. Wala kang magagawa. Destiny mo yan eh. Di ba? Dahil destiny mo yan, tanggapin mo na lang. Ang problema, ang paniniwala ng marami sa destiny, kung ano yung dinidigna ng kanilang puso. Noong kakamali, meron palabas ngayon sa isang kilalang network titled May Destiny, pero it teaches homosexuality. How can that be destiny? That is not destiny. That is sin. Kasalanan yun. Isang pagsuway sa malinaw na utos ng salita ng Diyos sa atin. Realism believes that God is in control and whatever happens to man is according to God's purpose. Ano sabi ni Joseph? You meant it for evil, but God meant it for good. That is realism. Inaamin ang mga pangit na nangyayari, pero sa ibabaw nito, naniniwala na kontrolado ng Diyos ang lahat dahil ang kanyang intensyon at resulta na gustong mangyari para sa kanyang mga anak ay mabuti. Romans 8:28, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya. Alam nyo, to close, both of these principles, man's limitation denotes God's sovereignty and God's sovereignty demands man's loyalty, are true in the Lord Jesus Christ. Parehong totoo yan kay Jesus Christ. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, habang nandito siya sa mundo, he was subjected to limitations. Siya'y Diyos. Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Bagamat siya'y Diyos, nagpakababa siya. Diba? May mga bagay siyang kaya niyang gawin. Pero dahil siya'y nagkatawang tao, nagtiwala siya sa kanyang Ama at sumunod siya sa Espiritu Santo. He submitted completely to the will of the Father. And while the Son of God was on earth, He was totally loyal. Loyal kanino? Sa kanyang Ama. Wala siyang ginawa na hindi ayon sa gusto ng kanyang Ama. He humbled Himself and became obedient to the point of death. Philippians chapter 2, verse 8. Yan si Jesus Christ. Yan ang Panginoong Jesucristo. Yan ang tanong. Bakit ginawa ni Jesus Christ lahat yan? Sabi sa Galatians chapter 4, verse 5, ganito. To redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. Ginawa niya lahat ito. Siya'y nagpakababa at nagkaroon ng limitasyon bilang tao, sumunod at nagpasakop, naging loyal, naging faithful sa kanyang Ama para maging paraan ng kaligtasan
ng lahat ng mga makasalanan magtitiwala sa Kanya. Sa madaling salita, since man cannot save himself, it is God who did what no man can possibly do. And what is that? To become truly humble and submissive to earn salvation. Walang taong pwedeng magawa niyan. Maging totally submissive, maging totally humble, susundin ang lahat ng kagustuhan ng Ama na walang mintis para magkaroon ng kaligtasan. Si Jesus lang ang nakagawa nun. Jesus Christ earned salvation for sinners like you and me. Ang sino man ang magtitiwala na si Jesucristo lamang at kung ano yung kanyang ginawa, ang sapat na paraan para siya'y tanggapin ng Diyos, para siya'y patawarin ng Diyos, para siya'y maging anak ng Diyos, maliligtas siya. Yan ang pangako ng Biblia. Kung ikaw ay Kristiyano na, maganig ka sa akin. Magalak ka. Sapagkat ang iyong kaligtasan ay hindi nakabatay sa kung ano ang kaya mong gawin. Kung ang ating kaligtasan ay nakabatay sa kung ano yung kaya nating gawin, mawawala natin ng ating kaligtasan. Bakit kamo? Dahil ang hinihingi ng Diyos para mapanatili natin ang ating kaligtasan ay yun lamang perpekto at mananatiling perpekto magpakailanman. Hindi natin kaya gawin yun. Ang nakagawa lang niyan at ang gumagawa lang niyan para sa mga tao ng Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo. Nandun siya sa langit at namamagitan para sa kanyang mga anak. Ang kanyang ginawa ay mananatili magpasawalang hanggan. Kaya yun lang ang batayan. Magalak ka, o Kristiyano, sapagkat ang kaligtasan mo ay mananatili magpakailanman. Para sa hindi pa Kristiyano na nakikinig ngayon, kailangan ma-realize mo na kung ano yung iniisip mong sapat na para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan ay hindi talaga sapat. Kulang. Mananatiling kulang. Kahit pilitin mong magpakabuti para maligtas ka, mananatiling kulang. Everything that you will do to earn God's favor will never be enough. It will never be sufficient. Hindi magiging sapat. Kung magtitiwala ka sa mga bagay na kaya mong gawin, mapapahama ka. Kung lahat ng ginagawa mo ay hindi sapat para maligtas ka, payo ko sa iyo, magtiwala ka doon sa Panginoong Jesucristo na kaya magligtas sa iyo at sa kanalawa mong magpasalang hanggan. Yun ang pinakamatalino na pwedeng gawin ng isang makasalanan. Magtiwala ka na si Jesus lang ang paraan ng iyong kaligtasan. Wala pong kaligtasan labas sa Panginoong Jesucristo. Walang kaligtasan maliban sa ginawa ng Jesucristo. Lumapit ka sa Panginoon kung di ka pa Kristiyano. Marami sa inyo dito na nagiging kontento na lamang sa pakikinig. Hindi sapat yan. Kailangan mo lumapit kay Kristo at aminin sa Kanya na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at siya lang ang makagagawa na iligtas niya mula sa tiyak na kapangyarihan. Manalangin po tayo.